Okay, so yung magpap sa instrument kay Brother Homer Ilaw, pwedeng humiwalay para po maturuan na niya kasi may meron yata si Sir Homer na appointed. Okay, so sino po ang pwede gusto na magpaturo? Ayan, magpa-coach. Ah, wala kayong violin. Sino? Hindi. Sino nagdala ng violin? May nagdala ng violin, di ba? Sino nagdala ng violin? Taas ang kamay. Mga nagdala ng violin? Okay, sino? Isa, dalawa, tatlo. Okay, napakapalad ninyo kasi ang magtuturo, ito yung International Acclaimed Suzuki Professor. Ako lang, mag-enroll din ako sa kanya ngayon. Okay, lahat po ng sa instrument, orchestra, hiwalay na po kayo. At yung mga sa chorus, song leading? Choral. Ayun, song leading, sinong ano? Mamaya pa yun. O, sige. Okay po, so yung may mga instruments, grab the opportunity na maturuan kayo ng isang world renowned na ating violinist, teacher, Sir Homer Ilaw. Sige na, punta na kayo. Magpa-coach kayo sa kanya. Nako, sayang ang pagkakataon. Sayang. Sayang talaga. Sige na, punta na kayo. Yung mga nagpa, yung marunong mag-violin. Okay, Brother Cyril? At yun namang may iwan, dito po tayo. Pwede po tayo siguro mag-compress. Lapit po muna tayo para mas maging maganda ang ating pong gagawing learning session ngayong hapon. Magandang hapon po sa lahat. Magandang hapon naman. Magandang hapon po. Ayan, inaanyayahan po namin kayong lahat na lumipat sa kabilang room para sa instruments. Para konti na lang yung matira dito. Hindi, biro lang. Alright. Unang-una po gusto po magpasalamat sa ating mga officers na nabigyan po kami ng pagkakataon na mag-share sa inyo ng aming knowledge. Okay? This afternoon, ang i-share ko po is the basic concepts of choral singing. Okay? So lahat tayo merong mga kanya-kanyang choirs sa ating church. Sino pong may mga church choirs dito sa atin? Kukunti lang? Ayan. O, sige po. Meron tayong mga choirs. Ngayon, siguro I'll just give a little overview and background kung ano yung nagiging situation sa church natin, kung anong usually mga struggles, di ba? When we say church choirs, there's a, not just a thin line eh, pero there's a thick line between a choir that functions in the church and a choir that functions in the universities at schools. Bakit? Pag sa church choir, sino ang mga members natin? Kung sinong andyan, right? Kung sinong present sa church, yun yung members natin. While pag sa school tayo, sa universities, we get to have an audition, right? So, ako personally, I've started learning music based on a church setting. Kaya masasabi ko talaga na ang pagtuturo ng church choir is very, very challenging. Challenging in the sense na yung members natin, once a month lang nagre-rehearse. Meron bang mga ganon? Meron. Ang lakas ng sagot ng mga conductors natin Secondly, we try to improve singers na yung vocal capacity nila ay medyo very minimal from scratch, di ba? Unlike pag nasa university school-based setting tayo, medyo meron na, or napipili mo pa nga. So, we can say that church choir singing is really challenging. Yet, as a conductor, I find it also very fulfilling. Bakit? Pag nakita mo ang mga young people, or kahit ang ating mga mommies, daddies, aunties, uncles, na nag-i-enjoy kumakanta, masarap, nakakataba ng puso, di ba? Lalong-lalo na pag nagsasama-sama ang lahat na kumanta sa church. Okay, so this afternoon, what we're going to do is
We will try to sing a song, maybe kung kaya two songs tayo, but before that, I will be explaining some things. For now, can we divide ourselves according to the voice na alam natin at pinaniniwalaan natin? Kung tayo'y soprano, pwede dito tayo. Ang altos, dito. Ang tenors, doon sa kaliwa likod. Ang basses, dito. Kung hindi nyo po alam kung saan kayo, kahit saan na lang muna. Sige, kung saan kayo mag-e-enjoy. Oo. Ayan. I know there are also conductors here. Siguro, I ask them to facilitate. Sila Ma'am Christine De Gracia, Ma'am Eloisa, Ma'am Dayan, kindly facilitate na lang, ha, sir. Ayan. Ba't parang puro soprano tayong lahat, ha? Oh, announcement po, announcement, makinig. Ang brass wind, woodwind instrument, ang brass instrument tsaka woodwind po, sabi ni po ni Tatay Monching, lihaw ko po, alas 3:30. Kung kayo po ay interesado, at nandoon na ro po lahat, mga 3:30 po ha, yung mga brass at tsaka woodwind instruments. Okay. How many minutes do I have? 5 minutes? Three pa lang. So hanggang ano oras tayo? 3:30. One hour? 3:30. Oh, sige, 30 minutes. Aba, all right. Can I ask the tenors? Dun tayo sa likod. Okay. Basses, may basses tayo? All right, very good. Okay. So we'll have this. Can I have everybody's attention, please? Ayan. Thank you. Mga kapatid, ready na po ba tayo? Okay. Thank you. All right. Let's have this as a crash course, ha? Medyo limited tayo sa time. All right. I will be introducing 5 basic choral concepts. For sure, nung bata pa tayo, tinuturo na to sa atin. Pero let's just have a quick review. Number 1 is posture, okay? Everybody knows this, right? Pero let's see if we have the same thing in mind. Everybody stand? All right. Ano po yung natutunan yung posture sa mga teachers natin? Sige, sabihin nyo po. Una, stomach in, paano pag malaki ang tiyan? Walang pag-asa. Ano pa? Chest out? Sinasabi din yun, di ba? Stand straight, what else? Chest in ulit? Ano pa? Alright, sige, number 1. Sa ulo, ano dapat sa ulo? Straight, pero how would you make that straight na naiintindihan ng madla? Sabi sa libro, imagine a string of hair being pulled up to the sky. So isang, anong string sa Tagalog? Oh, yun na yun, okay? Hinihila daw, papunta sa taas. So anong nangyayari sa leeg? Nagsistraight din, humahaba. But at the same time, your body and your feet is being pulled or sucked to the ground. So your head being pulled up, your body, your feet being pulled down. So automatically, our neck becomes long, elongated. So that's number 1, okay? So you cannot do this, nakataas. And you cannot stoop down also. So you have a feeling of a stretched neck, okay? Dahil hinihila yung ulo nyo pataas, katawan nyo hinihila pababa. That's why you notice all models, di ba? When they walk, tinuturo din to sa kanila. Automatic yung leeg nila mahaba. And you can use this also in singing, okay? Why? Aside from looking good, it also helps us. We will go to that later. Number 2, yung paa. Anong sabi ng teacher natin sa paa? No standing on one leg. Very good. That's 1. Sabi nila, medyo nakahiwalay daw. Bakit kaya? Balance. Very good. It says in the book,
yung width ng shoulder nyo, it should be the same width sa paa nyo. And that's the point for balance purposes. Left and right, may balance tayo. Ngayon, paano pag ginanahan na kayo sa kakanta ng Pusong Bato, tapos sobrang express nyo, may paharap likod pa? Eh, delikado ang paa natin pag nakaganyan lang siya. Kaya it says in the book, preferably, 1 foot slightly forward. Kanan. Sa amin, ginagamit namin kanan. Sa iba, pwede kaliwa. Bahala po kayo. Okay? Bahala kayo. Basta importante, merong isa. Why? Para may balance din tayo for forward and backward. Hindi po ba? Pag ganito lang, medyo delikado. Okay? So, 1 foot forward. So, meron na tayong dalawa. Paa, ulo. Number 3, kamay. Ano dapat sa kamay? Sabi na, itry nyo po yung to the side, ilagay nyo sa side. Medyo may tension. Yeah? Medyo may muscle na tense. Kaya it says in the book, arms should be dangling or freely, nakabagsak lang siya. So yung sapat finders natin na naka-clip, nakalagay sa side, kaya medyo nakakapagod siyang gawin eh, kasi may mga muscles na tense. So dapat it's very, very free lang. Arms dangling, freely. Okay? Number 3 yan. Pang-apat, may nag-mention kanina, chest natin. Ano dapat sa chest? Chest in? Chest out? Those are things that we hear from our teachers, right? Pero what is the correct manner for the chest? Everybody do this, chest down and relaxed. Yan. Di ba merong ganito? Meron akong pinsan na ganito maglahad eh. Okay? This is chest down. Try to do a chest out. Pag chinest out mo siya, you would feel that your muscles here are tense. And dito rin tense. So ano ba ang tama? Ulit, chest down. The right term is chest lifted. Chest down, chest out, sobra ang out. Chest lifted lang. Nakaangat lang daw siya. Gets you po? So meron na tayong apat. Ulo, stretched up, body sucked to the ground. Feet, width of the shoulders, preferably 1 foot forward. Hands, freely dangling. Chest, yon. Ayaw ko makarinig ng chest out. Sa pathfinders, pwede yon. Pero sa choral singing, hindi siya ideal. Okay? So chest out. Number 5. Stomach. Pwede na yon palapasin. I mean, we have dealt with that with our posture, with the 4 things. Number 5 is our rib cage. Rib cage open. Paano i-open yung rib cage nyo? Magpapa-opera kayo? Paano? Imagine that your body size is as big as the persons beside you. So, pag may katabi kayo dito, may katabi kayo dito, ganun daw kalaki yung kaha nyo. Okay? Kaya if you notice, yung ibang medyo malaki ang kaha, medyo maganda din ang ginagawang boses. Kasi they have a good space to start with. Pero, it doesn't give an excuse para sa mga maliliit ang kaha. Okay? So, you have to visualize. Okay? When you're able to visualize and imagine, nagagawa mong, kaya meron din namang mga singers na payat eh. Okay? Kasi they do the right technique. That's why we're talking about it right now. So imagine that you have an open rib cage. So pag meron kang open rib cage, anong nangyayari? Nag-e-expand. Very good. And that expansion allows you to inhale more air. And air is very, very important. Okay na po, 5. And the last one that is always taken for granted. Ano sa tingin nyo? Mouth? Somehow related to the mouth? Very good. Always wear a smile. Bata pa lang ako, sinasabi to ng teacher ko eh. Smile, Cyril. Iniisip ko, bakit kailangan mag-smile, sir? Para lang, ano? Para pag makita ako ng crush ko, magustuhan niya ako, ganon? Actually, no. Okay? Your smile affects the production of your voice. Okay? Pag naka-smile ka, nagagamit mo yung facial muscles mo, somehow, yung tunog na naka-create mo, mas brighter siya at mas vibrant. So yung smile, hindi lang siya extra sa posture. It's part of the posture. Okay? Can we name again the 6 things? Number 1, head. Ano? Okay, very good. Pero ang effect noon, the neck becomes
Very good. Number two, the feet. One foot forward. Very good. Yan. Number three, hands, arms. Freely. Number four, chest. Very good. Lifted. Number five, rib cage. Open. Hindi na kailangan magpa-opera, ha? And number six, always wear a smile. All right. With that posture, I want to see everybody doing that posture. Tanong, paano po ang sitting position? With that posture, you try to slowly sit down sa chairs nyo. Ingat po, ha? Yan ang proper sitting position. Opo. So, pag-upo kayo, ganyan. Baka pagdating nyo sa church nyo, pag pinaupo kayo ng conductor, sabay-sabay kayong pag-ano, ha? Huwag naman, medyo tansyahin nyo lang. Tansyahin nyo lang. Baka magulat din ang mga director ninyo, conductor ninyo. Pero that's the proper way of sitting down. Okay? Preferably, don't use the backrest. Okay? Pero papatawarin ko naman kayo. Medyo nakakapagod yan pag hindi kayo sanay. Okay? Lalo na sa medyo mga ano na. Not to mention. Yun. Alright. So that's number one. Okay? The posture. Very, very important. Okay? Sa choir natin, minsan napapalagpas natin to kasi ang focus natin is yung voice production. Maganda yung boses. Pero to tell you, everything that is good starts from the foundation. So pag hindi nyo na-establish ang foundation nyo, apektado ang mga technicalities ng ibang aspect ng mga bagay-bagay. So pag maganda ang posture, maganda ang sound production, maganda ang kinalabasan ng kantahan. Okay? So don't take these things for granted. Alright, so that's the first one. This is under posture. Under ng posture, sinama ko na rin po ang breathing. Paano ba dapat huminga ang choir? I learned this from my teacher, si Ma'am Jewel Sulidum. She will also be discussing later. Okay? So this is how we should breathe. Okay? O mga kurista, paano ba daw dapat huminga ang isang singer? Diaphragm? Ano pa? Not on the nose? O sige. Let's try this. Everybody, can you wrap your arms around your stomach hanggang dun sa likod, ha? You try. Okay, when I say inhale, inhale, go, inhale. Do you feel the expansion dito sa back portion? Are you sure? Hindi masyado, okay? Sa iba, yes, sa iba, hindi. Yung nag-expand sa inyo, yung chan nyo, okay? Magsinungaling, ha? Alright, what we need is the expansion at the back. Paano ba mangyari yon? Everybody try to do this. Tayo nga tayong lahat. Everybody stoop down. Touch your back portion, inhale. Ayun, lumaki. Naramdaman nyo? Lumaki siya? Tayo ulit. Now try to do it again. Yung iba meron, yung iba nawala. What is the reason behind this? Yung nakaganon kayo kanina, that is the ideal breathing. That happens when we are lying down in bed, when we are asleep. Bakit siya ideal? Because yung inhalation natin is full. Nangyayari yan pag nakaganyan, no? Yung hangin na ini-inhale natin, umaabot hanggang sa likod. Okay? And we need that for singing. Kasi if yung air nyo andito lang sa chan nyo, misconception din yan eh. Sabi ng teacher sa atin, breathe deeply. Tapos hinga tayo. Yung chan lang lumalaki. Pero actually, hindi sapat yun. The air is just here in the front portion. The most important air na kailangan natin for singing is yung hanggang likod. So paano nyo pra-practicein yan? You try it stooping down, higop ng sabaw. Nag-e-expand siya. Exhale. Now try standing up. Again, higop ng sabaw. May expansion, di ba? Exhale. So you have to practice that kind of breathing before you sing. Okay? Medyo malaking topic siya, pero for now, you have to feel that expansion sa likod. Okay, sit down. Thank you. So that's for our posture. We have the stance and the breathing. Number two, we will go to this briefly kasi mamaya i-discuss din to nila Ma'am Neri. Properties of sound. Ano ba yung properties of sound natin? Okay, I will just be discussing four. Number one. Anong properties of sound natin? Ano daw ba
ang sa sound. Number one is starts with a P. Very good. Okay, pitch. Ano po ba ang pitch? Gusto ko yung layman's definition. Pitch. Yung pagtaas at pagbaba ng nota. Ganun kadali. Let's not be very technical. The highness, lowness of sound. That's pitch. Okay, number two. Sa tingin nyo, it starts with a D. Dynamics. Duration. Very good. Oh, duration. I-define natin sa ating own words. Anong duration? Sige. The length of the sound. Pwede na yan. Kung gaano kahaba, gaano kaikli yung sound. Number three. Intensity. Ano bang intensity sa Tagalog? Pwede ba yung lakas? Power? Sige, let's use that word, yung power sa Tagalog. O, gamitin na natin yon, lakas. But in short, kung gaano ka, yun nga, lakas, powerful, or gaano ka? Matindi. Yun ang tamang word. Yung tindi ng sound. So we can do a matinding sound. Anong kabaligtaran ng matindi? Matindi. Mahina. Okay, very good. Number four and the last. Ito lang i-discuss natin for sound. Is? Very good. Timbre. Okay. Timbre is, paano nyo, anong pagkakaintindi nyo sa timbre? Taginting. Very good. That's how you will try to differentiate singers. Merong singers na bass, merong singers na tenors dahil sa timbre ng boses nila. Misconception, ito nangyayari sa church. Sabi ng conductor, vo-vocalize niya, ang taas ng boses, soprano ka na. Ang baba ng boses, alto ka. Tenors, ang taas ng boses, tenor ka na. Mababa, bass ka na. That's one way, that's how you start with. Pero number two, you have to listen to the timbre of the voice. Okay? So it is not a guarantee. You don't assume that a singer with a high singing voice is a soprano or a tenor. Kailangan mo pakinggan yung timbre. Kung makapal ba siya or manipis, maliwanag, madilim. Pag makapal siya, saan mo siya ilalagay? For example, for the ladies, a lady that is very, very thick, but she can sing high notes, pero yung high notes niya, sobrang lagong. Pwede mo siyang ilagay sa alto. Pero again, very, very, ano pa siya, debatable. Depende kasi sa material na meron tayo sa simbahan natin. Mataas nga yung boses, malagong, tapos nakinig tayo ng lecture, sabi ni sir, dapat pag malagong sa altos. Eh, pero wala namang ibang sopranos. Oh, so common sense, saan mo ilalagay? Yan ang gusto kong tandaan ng mga musicians, okay? You have to use your common sense. Sometimes we attend lectures, we get the right technique, but when we go to church, we don't integrate the right thing. Right? Meron nga tayong technique, pero hindi natin ina-analyze yung singers natin, yung capacity ng singers. Okay? Medyo tansyahin natin siya. Okay? So kung anong singers natin, kung medyo magagaling yung sopranos, magagaling yung altos, saka muna, that's the time you become technical. Ito, magaling sopranos. Pero bakit parang ambigat ng sopranos ko? Parang meron akong naririnig na hindi humahalo. Isa-isahin mo na yung sopranos mo. Itong isang soprano, ang taas ng boses, pero mabigat. That's the time you transfer her to altos. And that's the time you realize na siya nga yung pabigat sa soprano. Not in a bad way, but because we want our choirs to sound good, right? Yeah. So dyan pumapasok ang timbre natin. Now, mechanisms of singing. Okay, very, very important. Pangatlo na to, 15 minutes. We have four mechanisms of singing. Ano bang nangyayari tuwing kumakanta tayo? Number one, anong ginagawa natin bago kumanta? Anong ini-inhale natin? Air. Very good. What do you call that? When the air goes into your diaphragm, into your body, into the back portion, anong tawag dyan? We call that the first mechanism of singing,
starts with an R. Respiration is somehow tama din yon. Here, there's another term. Puro mga shon-shon ito. Very good. Regulation. Okay? Forgive my handwriting. Okay? Regulation number one. So the process of inhaling air through your mouth, sabi ni ma'am kanina, and putting it in your stomach, okay, or in your diaphragm until the back portions of your body is what we call the regulation. So yung una nangyayari, okay, which is also related sa sinabi ni sir na respiration, okay? Pero the general term of the air that goes to your body is regulation. Number two, pag inhale mo, anong nangyayari sa hangin? Saan pumupunta? Anong tawag dito? Vocal cords, yes. So what happens when the air passes through the vocal cords? Anong nangyayari sa vocal cords? Very good, vibrate. Kaya ang nangyayari, meron tayong tinatawag na vibration. Nagigets nyo? Vibration nyo? So same thing sa piano, may strings sa likod ng piano. Pag hinit yung note or yung key, yung sa likod tumatama sa string, yung strings nagva-vibrate, kaya nagpo-produce ng sound. Same thing, our vocal cords, this is also our instrument. When the air passes, when it regulates, it passes to the vocal cords, nagkakaroon ng vibration. Okay? Kaya tumutunog. And then, when the air passes to the vocal cords, lumalabas dito sa bibig natin. Anong tawag doon? It starts with a P and H. That's how we form the words. Very good. So, it's phonation. So, that's the third mechanism of singing. You regulate, you let it vibrate, and then you phonate. Dito nagkaka-iba-iba ang choirs natin sa phonation. We will go to that later. And the last, the process of throwing your sound to a certain distance. Anong tawag dito? Projector. Projection. All right, very good. So those are the four mechanisms of singing. Now, sino pong ang mga choir conductors dito? I know si sir nagko-conduct siya ng choir. Si ma'am nagko-conduct din. Meron pa po ba? Of course, we have also sir at the back. Lahat po ba members ng choirs? Sinong members ng choirs? Long time ago. All right. Dapat pala noon pa tayo nag-seminar, no? Long time ago. All right. So for now, ito na yung medyo interactive natin. I will be asking everyone to sing, okay? Everybody, let's all stand. Oh, i-apply na natin yung natutunan nating posture, yung mechanisms of singing, yung tamang pag-inhale, okay? Everybody, can we vocalize with the syllable nu? Nu. Everybody together, one, and. Oh, I started with a nu, now itry nyo ang ma, ma. Two, and. Anong mas maganda, yung nu or yung ma? Bakit nu? Ayan. One challenge of church choirs is yung resonating chambers, iba-iba yung ginagamit. We have four different kinds of resonating chambers. I will start with the nasal sound. Yeah, yeah. The sound comes from the nose. We also have the throatal sound. Yeah. Yung mga nagbibidyoke natin kapitbahay. Yan, magaling sila dyan sa throatal. Meron din tayong body, resonating chambers. Yeah, yeah. Gamit ang katawan. Pero tanong, sir, ano bang ideal na gamitin for choral singing? Sa tingin nyo, ano? Very good. Head tone. Yeah. So kanina, if you notice, yung nu, mas nag-work siya sa inyo. Bakit? Kasi nu, pinakamalapit siya sa head sound eh. Nu, nung nag-ma na tayo, kanya-kanya na. Ma, ma, kaya hindi humahalo. So for me, as a conductor, kaya nga sabi ko sa inyo kanina, I started with church choirs. What I notice is, when I start vocalizing with a vowel other than nu, mahirap ihalo. So I suggest
you start with nu because it is closest to the head sound. Nu. Can we try it one more time, everybody? Nu. Two and. Yung nu natin medyo tama na siya pero boundary pa rin siya ng medyo naka-throat. Okay? So sabi nila, you try to imagine that you are yawning, humihikab. Oh, no. Ladies, no. Yung parang inaantok and no. Ayun. Parang tayong mga 1 year na choir na magkakasama ah dahil sa yawning feel na 'yon. 'Di ba? Sir, yun. Pero ang laki ng effect. Narinig nyo ba? If you try to listen to it, it has a big effect in the sound. So when you let your church choir start singing, I suggest that you start with a nu, yawning feel. Ngayon, paano magmana tayo? Numa, numa, and nu. Medyo nag-goosebumps ako. Hindi ko in-expect na ganun kaganda. Ang in-expect ko na ito na ganito eh. Numa. Pero nagawa niyo ng tama. Numa. Ready and go. Numa. Ganda ng tunog. So meaning, from nu, you have to transfer to the other vowel sounds from nu para maging head tone din siya. Numa. Nume, nume. Can we try nuhuma, nuhume, nuhumi, nuhumo, nuhumu? Ready, and nuhuma. Cut. Nuhume. Nume. Oh, ang me, sumpa yan mga kapatid. Lahat ng kumakanta ng me, kumakalat yung tunog. So pag alam mong sumpa yan at kumakalat yan, before you sing it, iiwasan mo na siya. Nume. Kaya minsan may narinig kayo sa simbahan, wow, ang ganda. Pero pag nakarinig ka ng me, sabog na. Diba? So if you know that it's going to sabog, iiwasan mong sumabog. Again, common sense. Nume. Ready, and. Nume. Nuhumi. Wag. Bisaya din ako ha, pero dili ta magpaila mga Bisaya ha. Nuhume og duhumi, murag nagkahalo-halo na atong mi og me. Ngano man na ha? Ang nuhume medyo itaglid na to, ang mi na to dapat nakasaka jud. Nuhumi. Murag nag-istorya mi sa kong papa da. Wala ko kasabot. Okay? Nuhumi and nuhumi. Yes. Medyo pa ring ilan. Sige lang. Nuhumo and nuhu-u. Okay. Now, in choral singing, the beauty is in singing is found in the vowels. Anong vowels natin? A, E, I, O, U. Pag ginandahan nyo yung vowels na yan, automatic gaganda din ang choir nyo. Paano nyo gagandahan yan? Dapat very, very unified siya. Pag sinabing unified, iisa ng tunog. Hindi pwedeng ma, me, mi. Iba-iba. Apektado ang boses. So, we use this method. I guess this is the Kodai method. Si Ma'am Christine, she's very expert in this. We do this. When we do a ma, everybody form this. Lagay nyo dito, you say ma. Dapat bababa siya ng sabay. Ma. Pag ito sumobra, ma, o A na yon, ha? Ma. O, sobra na yon. Ma. Pag hindi rin to bumaba, kulang yon. May iba na ganito. Ma. Yan, mga poppers yan. Ma. Yung ganon. Okay, so we have ma. Ang me, we do this. We put it here. Me. Bakit? Sa tingin nyo? Para hindi? Kumalat, hindi sumobra. So we have ma, me. What about the mi? Mi. 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 Pull. Okay? Gets nyo? Again. Ma. Me. Mi. What about mo? Your mo, you should shape your O. Mo. Iba-iba tayo ng mo. Ang iba na haganto, mo. Yan. Mali.
in doing an O vowel, you don't purse your lips. Hindi pwedeng nakaganon. Ang mo kasi, it's just a shape vowel. Isi-shape mo lang yung lips mo, so dapat mo. So yung iba na ganito, mo. Mali na yan. Okay? Sa mo nagagamitin yan. Mo. Pag sa mo, you have to imagine na merong nagdi-drill. Mo. Para active. Everybody go. Mo. Start with ma. Ma. Me. Mi. Mo. Mo. Ito, trivia. Sa isang phrase sa kanta, ilang vowels meron? Sa tingin nyo? Kanyari sa, to God be the glory, great things he hath done. Ilang vowels meron? Marami, di ba? Mga around 10 to 20? O, ngayon. Sa isang stanza, mga ilang vowels? Binibilang talaga ng iba. Just a wild guess. 40? Sit down tayo, medyo nakatabi pa pala. Sit down. What about sa whole song? Ilang vowels? Hundreds. Meaning, when you are an intellectual singer, you have to think 100 times when you sing. Do you get the point? Kaya merong singer na nag-i-improve at singer na okay lang is because the difference is the singer that wants to become better and improve thinks all the time. In short, if you want to be a good singer, you need to have awareness. Awareness of the sound that you're creating, awareness of the vowels that you are pronouncing, at yun yung gagamitin natin ngayon, 8 minutes. I have 8 minutes, right? In learning the piece. Crash course lang tayo, ha? I wish we had more time. Siguro mga next year, okay? Pag meron pa. Pero for now, with the things that we have learned, let's try to learn a simple song. Ma'am Christine, I need your help po. We have medyo limited ang piyesa natin eh. Yung there is a name siguro, para mas madali. Sa ilalim niyan. Mm. Yan, there is a name. O, pakidistribute po. Siguro share na lang tayo. Kantahin natin to. Tapos, sa unang fellowship natin, o kumanta na tayo. Okay? Okay lang ba humingi ako ng isa? Eloisa, can I have one? Thank you. Sino? Share na lang. Oh, for example, everybody, may piyesa na ba? Wala pa? Ma'am, papunch naman, ma'am. So everybody, can we read the text first? Sabay-sabay nating basahin. Ready? Go. Oh, tina mo? From reading pa lang, iba-iba na tayo. There is a name I love to hear. You apply your 5 different vowels. Ready, go. There is a name I love to hear. I love to sing its worth. It sounds like music in my ear, the sweetest name on earth. Everybody, listen to the melody. Ma'am, kindly punch it. Sopranos and altos part to. Ready, go, ma'am. You can sing if you know. Two, three, one, two. Actually, maganda na yung tunog natin, pero I can hear some. So what I do, usually do with my choir, lalo na sa church, I let them sing with the nu sound first. Nu, nu. All the ladies, sing together. Siguro yung lalaki, kantahin nyo na lang din kasi uulitin lang tumamaya eh. Ready? Nu, nu. And. Nu, 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 nu. 3. 1, 2. 2. One, two, three, one, two. 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 Mm. So for me,
as a conductor, I'm very, very particular with the sound production of my singers. Okay? Pag may narinig na ako ng singer na medyo bumababa na, no, everybody sing ma, ready go. Mama. Oh, actually, tama na nga kayo eh. Maganda na yung tunog nyo. Pero as a conductor naman, talking specifically sa mga conductors, pag narinig nyo na medyo mababa yung pagkanta, responsibility nyo yun eh. Ipaangat mo sa kanila. Lalo na sa church natin. Huwag nyong hayaan na kumanta ng ganun. Masasanay eh. Okay? Sabihin nyo, Esther, medyo parang malalamunan na yung tunog mo. Pwede i-head tone mo ng konti? Diba? Sa simpleng ganun, you will teach them what the right sound production is. Oh, ladies, everybody sing with the words and the text last 5 minutes. And there is... Two, three, one, two. Connect. Yeah, see? It sounds like music. Nawala na yung control sa I. It sounds like music. And it sounds like music. Yun. And the sweetest name of... Sopranos lang. Continue. No. 2, 3, 1. I love Jesus. 1. Oh, Jesus. Cut. 2, 3. Oh, how I love Jesus because He first loved. Hanggang dun lang tayo today. Altos tayo. Oh, altos and go. Oh, love Jesus. Oh, I love Jesus. Cut. 2, 3. Oh, I love Jesus because He first loved. Sopranos and altos together. Oh, together. Ready. And. Oh. Okay. We discussed a while ago in the sound and in the mechanisms of singing that there is a projection that should happen. Yung boses nyo, medyo malapit lang sa inyo. Could you try to imagine that your sound will go through these walls? Oh. Hindi umaabot dun eh. Hindi nagmamature. And. Altos. Oh, and. Oh, love Jesus. 1. Oh, I love Jesus. Cut. Soft. And. Ang ganda ng choir natin. No? Nakaka-inspire. Sana sa akin na lang kayo. All right, isa pa. Now let's go to the tenors. How kayo papasok? No. How, tenors. May piyasa ba kayo? Maki-share sa iba. Tingin kayo sa iba. How, one. And how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Cut. 2, 3. Oh, how I love Jesus.
Jesus, because He first loved me. Very good, tenors. Very good ang tenors natin. Sopranos, altos, and tenors. Last na lang tayo, ha? Oh, tenors. Oh, how. Pasok kayo sa how, tenors. Ladies, and. Oh, how I love Jesus. And. Oh, how I love Jesus. Cut. 2, 3. Oh, how I love Jesus, because He first loved me. Ganda. Bass tayo. No, 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 no. Basses? One. Saan ang basses natin? Aba, kukunti lang ang basses natin, ha. Basses? One. And. How I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Cut. 2, 3. Oh, how I love Jesus, because He first loved me. Beautiful, beautiful. Oh, everybody, everybody, for the last time, and then I will try to relate it with what we've learned. Ready? Oh, 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 tenors, basses. Ready, everybody. And. I love tenors. Cut. Oh, how I love Jesus. Cut. Soft. And. Oh. Oh, tignan mo. We did the O, pero hindi siya nag-blend. Sa tingin nyo, bakit? Okay? Where's the pen? Where's the pencil pen? There is a difference between harmony and blend. We use this term blend oftenly in church. Wow, ang ganda ng blending nila. It makes sense, pero somehow when we want to be technical, medyo maling term siya eh. Kasi yung pinapakinggan natin is yung tunog lang naman eh. So pag sinabi mong, wow, ang ganda ng blending nila, malalim yun eh. Dapat ang sabihin nyo, ang ganda ng harmony nila, very harmonized sila. Pero if pinapakinggan nyo na, if pare-parehas yung vowels nila, ina-analyze nyo na pare-parehas ba yung volume, that's the time you can say that they're blended. Because harmony is in notes, blending is in words. Gets nyo? Gets nyo? So kanina, sa O nyo, ma'am, can I have that chord, please, O? No, O. Yeah. Oh, no, no, tenors, basses. Oh, and. Oh. No, no, sopranos. Oh, oh, and. Oh, tignan mo. Harmonized lang kayo, pero hindi kayo blended. Bakit? Hindi nyo in-apply yung naka-O talaga. Hindi pare-parehas yung vowels nyo. One, and. Oh. Everybody, can you do this? Oh. One, and. Sapa. You're in the beginning ata eh. Doon na tayo sa measure 32. Oh, tenors, basses. Ready? One, and. Oh. Ayan, malapit na. Kasi pare-parehas na ng vowels. Let's continue. One, and. Oh. How I love Jesus, because He first loved me. Because He first loved me. Yun ang blended. So mga kapatid, just for a quick review, okay, what is the properties of sound? Pitch, highness and lowness, duration, yung length, intensity, yung power, yung tindi, timbre, yung sa voicing. Okay, now,
sa posture natin, ulo, string of hair being pulled up to the sky, body and feet being sucked to the ground, ang effect niya, longer neck, ang paa natin, kung gaano ka-wide yung shoulders natin, gandun rin sa paa, preferably one foot, usually right foot, bakit? Very good. For balance, not just for left and right, but forward and backward. Number three, hands relaxed freely. Okay, number four, chest lifted. Okay, not chest out, okay, chest lifted. Number five, rib cage open. Paano gagawin? Common sense. Imagine, okay? And the last one, smile. Posture and breathing, yun na yun. Sa breathing, anong kailangan maramdaman? Space hanggang sa likod, okay? Mechanisms of singing, when you inhale air sa katawan, anong una? Regulation, when that air passes through the vocal cords, the vibration happens. When the vocal cords, tapos gusto na mo magsabi ng mga words, ano nangyari? Phonation. And when you want to throw your sound to the direction? Projection. Very good. For the Kodai method, the vowels, bakit importante ang vowels? Kasi, the blank of singing is found in the vowels. The what? The blend and the beauty of singing is found in the vowels. So, kailangan pare-pares ng vowels sa A, E, I, O, U. So that is your first steps to improve your choir instantly. Okay, so I hope may natutunan kayo and God bless sa ating lahat. Sana magkita-kita po tayo ulit.